Magandang araw sa inyong lahat mga ka-teach. Nandito na naman tayo para magbasa ng mga sayo ng kasama natin kung saan pinasa nila sa akin. Ayan, pinamagatan ko itong Japanese Treasure, ang kabaong na bato. Assessment 219. Ayan siya mga ka-teach. Kaya maswerte ang grupo na ito na mabibigyan natin ng assessment reading base sa mga sign sa area niya. May video si sir, panoorin muna natin mga ka-teach kung kabaong na bato ba talaga ito bago natin babasahin. Ayan, kung mapapansin natin, may naka-engrave pa sa ibabaw. Andun yung mga litra sa ibabaw mga ka-teach. May butas pa sa gilid oh. Mahanap natin ang giveaway nito mamaya kung saan banda. Pero bago natin umpisahan ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel ko, Podre Der MMS. Dito lang yan mga madam at mga sir, para updated kayo sa mga bago nating content, lalo na sa lecture and guide. Ganon din dito sa Facebook page kong Podre Der Official. Dito lang yan sa gilid mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. At para sa mga gustong magpa-sign reading sa area nila, yung mga nagpapasa ng picture sa akin by messenger ko, ito lang ang mechanic mga ka-teach. Ayan, pakisunod na lang nito at gagawin ninyo mga ka-teach, pakibasa na rin para masundan ninyo ang mechanic. Screenshot lang na nakasubscribe kayo sa YouTube channel ko at saka Facebook page ko. Okay, umpisa na natin, lalo na sa may-ari ng mga sign na ito, makinig kang maigi sir. Kung mapapansin natin mga ka-teach, nandito ang parang nitso or kabaong talaga siya mga ka-teach. Maganda ang pagagawa. Ayan. Another picture. May napansin pa ako na triangular stone, no? Or naka-triangle na naka-umbok. Stone tower yan, small stone tower. Zoom in. Ayan siya. Side view. At saka ito yung pangmalapitan. Ayan, may butas pa oh. Busisihin natin ito, baka makachamba si sir. Kung hindi ako magkamali, malapit-lapit ito sa bukid noon area, kahit hindi man sinabi ni sir sa akin kung saang area ito. Ayan, at ito yung sa pinakaibabaw niya. Halos pantay talaga mga ka-teach oh. Pero pinagtataka ko lang, bakit may tainga sa gilid? Yung pinakatainga niya, palapad. Magposisihin natin mamaya yan. At ito naman ang naka-engrave sa ibabaw. Kung mapapansin natin sa video kanina, sa isahin natin ito mamaya. Ulitin ko ulit, kung hindi ako magkakamali, parang nasa bukid noon ito or malapit-lapit sa bukid noon area ang ganitong mga sign sa area. Parang ganito ata yan. Ang assessment reading ko dito sir, sa mga engraving na ito, medyo 80% lang ako dito, hindi 100%. Medyo komplikado. Kasi kung ibasin natin to sa Japanese treasure sign, hindi siya maayos na pagka-engrave. Parang Pinoy ang gumawa. Pero nakakita na ako mga ka-teach na pangalan ng babae sinulat ng Hapon kasi may live witness. At pinuntahan namin ang area, Bicol area yun. Maganda ang pagkagawa, hindi tulad dito, kaya medyo 80% lang ako dito. Pero kung ipasok natin to sa Japanese treasure, itong nakabaliktad na cross, mga hulugan nito kung hindi ako magkamali, may lumang simbahan dyan sa area mo sir. Ayan. At ito namang isa,
na para siyang klarong P. Ayan. Kung may X dito sa tabi niya, nangangahulugan ito na ang deposito nasa spring or bukal ng tubig. Ganun pa man, ang tumabi sa kanya ay cross. Ibig sabihin, kung may lumang simbahan dyan, ang deposito nasa malapit sa lumang simbahan. May combination pa dito sa gilid na letter L. Parang tunnel yan. Letter S, area ito. Pag is mga katiits, malamang may sapa na nag-letter S dyan sa area mo, sir. Bantayanan. Baba. Letter B, sign ng box yan. Or lagayan ng deposito. Parang letter I, ano ba ito? Down yan. Ibig sabihin, straight tunnel pa down sa ilalim. Nangangahulugan itong pwede natin itong ipasok sa broken sign. Kasi binusisi ko itong mga katiits at kinilatis base sa kodigo. Hindi ganun kadali ang pagbusisi sa kodigo, mga katiits. Lalo na't komplikado ang mga sign or pagka-engrave ng sign. Kasi kung magkakamali tayo dito, pwede rin itong gawa ng Pinoy. Kaya suma di total, umabot ako ng 3 oras, mga katiits. Kakasilip dito kung pasok ba or pwede bang ipasok sa Japanese treasure. Yun ang final assessment reading ko dito, sir, sa sign mo na ito. Ang landmark niya, kung may lumang simbahan. Ayan. Yan ang pinaka-landmark ng target. Pero kung ibalik natin dito sa ibabaw, bakit siya naka-engrave dito sa taas? Ayan yung pinaka-ibabaw niya, mga katiits. At dyan naka-engrave sa bandang taas. Ibig sabihin, lugar ito, sir. Lugar or area na medyo paganyan, pabundok. Paakyat. Ganyan ang pormada, sir, sa lugar. So, paganyan. At kung hindi ako magkakamali, nasa taas ang lumang simbahan. At ibase natin dito sa taingan niya. Nangangahulugan dito na may takip na manipis. Isang takip lang, deposit na ng box na ito. Pwede rin itong ipasok or pwede natin ipalagay na replica ito ng deposito. Ang target nasa, ulitin ko ulit para maintindihan mo talaga, sir, area na pa ganyan, burol kung tatawagin, bundok, at nasa bandang taas. Ayan, hanapin mo ang area na yan, sir. Pwede naman hindi masyado kataasan ang paakyat na yan, paganyan, tapos pababa. Nasa, meron nga, mga katiits, 22 feet lang ang taas, side by side, na at may lawak yan na 1/4 hectare. Meron, mga katiits. Kaya, isa na rin itong example, sir, na sundan mo kung mayroon ganyang plastada sa area mo. Ang sa taas, may 1/4 hectare. Ang lawak ng patag, sabay down dito ng kahit 20 feet, 30 feet. Ayan. Kung mayroon man, at ang pinakamaganda, kung may lumang simbahan sa ibabaw niya, dito bandas taas, sa area mo na yan, kung mayroon man dyan. At sinuportahan pa siya dito ng travel sign. Malamang ito ang giveaway niya sa area, sir. Kung mapapansin natin, sumunod ang butas sa arrowhead na ito. Gumamit tayo ng ibang kulay. Kanto niya. Ayan. Isang party, kanto. Sa madaling salita, area ang tinuturo nito, sir. Nasa paanan. Ayan. So, madi-total, yung sinabi ko kanina, ganito ang plastada. Paganyan. Ibig sabihin, sa araw na ito, gumamit tayo ng ibang kulay para maintindihan. Butas na yan,
araw at saka araw ang tinatarget niya itong paanan na ito. Kung ikumpara natin dito sa ginawa kong illustration. Ayan. May deposito dyan sa paanan ng bundok na yan. Kung mayroon man. At mapapansin pa natin dito sa kabilang picture, mga katits. Ayan o, napaka-flat niya. Itong batong ito, maliit na stone tower, oh. Isa rin itong nanghuhulugan na positive ang sight ni sir. Kumbaga, dito lang ako nag 80% sa engraving. Pero sa mga hugis ng bato, positive ito, mga katits. Doon lang ako nag 80% sa mga engrave niya. Kaya broken sign ang tawag ko noon. Pag ito ang pagbabasihan natin, mga katits, pag ganito, para siyang stone tower na maliit, sumin natin. Ayan. Pwede ka dito magkumpa, sir, sa batong ito. Gamitan mo ng kumpas. Halimbawa dito ang east. Gumamit tayo ng ibang kulay, mga katits. East, west, north, at saka south. Palagay lang natin. Punteriyahin mo agad, sir, ang direction ng northwest area. Ibig kong sabihin, dahil dito ang north, dito ang, ay baliktad, mga katits, teka lang, ulitin natin. East, west, north, at saka south. Sulat natin para hindi tayo malito. East, west, south, at saka north. Punteriyahin mo agad ang direksyon na ito, sir. Ayan. Northwest area or sa Bisaya pa, lihis or ligas dito sa northeast area. Basta sa parting ito. Dito banda. Malapit-lapit sa north tulad ng 13 degree. At saka dito sa 345 degree or malapit-lapit dito sa 360 degree. Ayan yung direksyon na yan. Dapat may bukal ng tubig. Ibig kong sabihin sa area na yan, simula dito sa batong ito, magpumpas ka. West, east, south, at saka north. Kung ganito man ang plastada, ang area na yon, dapat may lumalabas na tubig sa pagitan ng northwest or malapit-lapit dito sa north side, northeast, 13 degree, at saka dito sa 345 degree. Malayo-layo ito, hindi lalagpas ito ng mga 30 to 45 meters. Dapat may bukal ng tubig. Sa Bisaya pa, tubod ng tubig. Kung mayroon man, lumalabas ng tubig na nandyan na nung panahon ng World War II, ibig sabihin, may isang deposito banda doon sa malapit sa tubig na lumalabas or bukal ng tubig. Yan ang assessment trading ko dito pag mga ganito stone tower. At dito tayo sa kabila. May picture pa dito si Sir, mga katiits. Kung mapapansin natin. Hindi ko ata nasama. Para din siyang cross. Ah, ito. Hindi ko alam kung kasama ba ito dito sa ano na ito. Ito. Para magkaiba ata. Mahilig sila gumawa ng ganito. Halos magkapareho lang, oh. Yan, oh. Pero magkaibang lugar yata. At saka ito, medyo tabingi ang paglagay ng cross niya. Ayan o, pa ganyan. Ito naman ay pantay, kaya iba ito. Pero iisang meaning lang sila, sir. Nangangahulugan ito na may lumang simbahan sa area mo. Ayan, kung saan ginawang landmark na may deposito doon. Kaya yun ang hanapin mo. Yan ang assessment trading ko dyan. At ito naman, medyo putol. Dapat magkuha kayo ng picture, tagusan para makita natin, baka tunnel ito or sapa na may intersection sa ilalim. Pero putol, ganun pa man,
hindi natin masyado mabasa yung mga katits. Cross intersection lang. At dito tayo sa kabila, butas, pero ito ata yun. Maliit na bato ito mga katits, kaya pag mga ganito mga katits, 50-50 tayo. Ayan, ang assessment rating ko dyan. At ang payong kaibigan ko dito sir, kung may metal detector kayo, i-detect ninyo sa metal detector ang batong ito. Kasi kung tutunog ito, malaking posibilidad na mailaman itong bara. At yun ang hinahanap natin at hinahanap ng karamihan. Yan ang final assessment reading ko, gamitan ng metal detector. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin, sana may nakuha kayong mga simpleng idea na sa ganun may apply ninyo sa bawat area ninyo ulit and ulit. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat mga katids. Thank you.